Maganda pong umaga. Good morning. Mayapaba. Ngayon po sa pagpapatuloy ng ating serye patungkol sa Christmas. Noong po nakaraan, nakita po natin kung anong impact ng Christmas sa first Christmas. Noong nakaraan po si Brother Tolitz, ipinangaral po niya the star of Christmas. So, ngayon naman po ay ano ba talaga ang tunay na dahilan ng Christmas? The reason of Christmas. Bago po ang lahat, tayo po'y dumulog sa Panginoon Diyos sa panalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinapasama ka. Thank you God for this morning. We are about to experience. Sa pakikinig, pagbubulay-bulay ng iyong banal at makapangyarihan sa iyo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat. Kasihan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu. Lalo higit po ang iyong lingkod. Abang pong ipinapangaral ko, kami po ay excited na mapakinggan ang mensahe mo patungkol po sa the meaning of Christmas. Nasa ganun po, maging bahagi ng buhay namin at may bahagi po namin to sa iba at may pamuhay sa lalong higit sa darating na Christmas. Maraming po salamat na hanggang po namin ng tagumpay. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen at Amen. So, sa Matthew 1:21 po, ang unang reason of Christmas ay matatagpuan nga sa Matthew chapter 1 verse 21. Ito po ay niresearch ko lang mga limang bahagi o limang dahilan. Pero marami pong dahilan kung bakit may Christmas. Ito po yung nakita ko. Matthew 1:21, buksan po ninyo ang mga Biblia. Ito po ang ating babasahin. She will give birth to a son and you are to give him the name Jesus because he will save his people from their sins. Sa Tagalog po ay magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So the reason of Christmas is to save people from their sins. Ang dahilan po upang tayo iligtas sa ating makasalanang pamumuhay. Ang bata po, kapag isinilang at lumaki na, ay natututunang magkasala. Nagsisinungaling, sumusuway sa magulang. So, yun po yung mga kasalanan ng bata. So, the reason of Christmas is to save people from their sins. Upang iligtas ka, iligtas ako sa ating mga kasalanan. Wala pong taong hindi nagkasala. Kaya ang dahilan pala kung bakit may Pasko, dahil o upang iligtas tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus, pagsilang niya, ito pa lamang ang panimula, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Jesus will save the people. Jesus will save you and me. At nung po tinanggap na natin ang ating Panginoong Jesus, tinanggap mo na ang unang Pasko. You receive the first Christmas when you believe and receive Jesus in your heart. Jesus means Savior. Ang pangalan pong Jesus ay ibig sabihin ay kaligtasan. So naparito po siya upang iligtas ako at kayo at ang lahat. Hanggat maaari gusto ng Diyos, lahat ay maligtas. Paano po, ano pong ibig sabihin ng kaligtasan? Ibig sabihin, pag namatay siya, hindi na siya sa impyerno mapupunta, kundi mapupunta siya sa karya ng Diyos, sa kalangitan. Kaya lahat po ng namatay, lahat ng kinuha ng Diyos na nauna sa atin, na sumampalataya kay Jesus, tinanggap siya bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanyang buhay,
sila po ay ligtas na. Sila po ay nasa piling ng Diyos. The second reason of Christmas, mababasa po natin sa Matthew 1:23. Ito po sinasabi sa Ingles, the virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God is with us. Sa Tagalog po ay, tingnan ninyo, maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Kakaiba po ang ginawa ng Diyos na pagliligtas. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, ipinanganak siya sa isang birhen. Biro mo, birhen, paano mga anak? Pero ito po ay walang imposible sa Diyos. Ipinaglihi ni Mary si Jesus sa pamamagitan ng Holy Spirit. By means of the work of the Holy Spirit. The work of the Holy Spirit. This is the second reason of Christmas is to be with our God. A restoration of our broken relationship to Him because of sins. Second reason of Christmas, bumaba ang Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang sabi nga ng salita ng Diyos, siya ay nagkatawang tao, namuhay, nakisalamua na parang katulad natin. Punong-puno ng biyaya at katotohanan. So, to restore our broken relationship to Him, to our God. Nasira po, nawasak ang ating relasyon sa Diyos dahil sa ating kasalanan. That's why our God the Father sent forth His Son. In John 3:16 says, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Sa Tagalog po, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, sa Tagalog po, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapamak o hindi mapunta sa impyerno kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the second reason of Christmas. God is with us. Emmanuel means God is with us. Bumaba ang Diyos mula sa langit upang abutin ka, abutin ako, ma-restore, manumbalik ang ating personal relationship sa ating Diyos. Kumusta na po ang inyong personal na relationship sa ating Diyos? Kayo po ba ay nagde-devotion pa araw-araw? Kayo po ba ay sumasali sa gawain ng Panginoon sa pamamagitan ng prayer meeting? Kayo po ba ay dumadalo ng Sunday worship online katulad dito? Yun lamang po ang ilang mga bagay upang ang ating relationship na nirestore ng ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay magbalik. Kaya huwag po nating sayangin ang nirestore na relationship sa atin ng Diyos. Manumbalik po tayo sa Kanya. Huwag po nating sasayangin ang mga panahon na wala tayong ginagawa patungkol sa Kanya. Pagsisisihan po natin sa bandang huli kapag tayo nagpabaya. Let's go back to God. Ang sabi nga, magsisi kayo, taligdan ninyo ang iyong mga kasalanan. Sumampalataya kayo kay Jesus at kayo ay kanyang tutulungan. Kayo ay kanyang bibigyan ng kaganapan ng buhay. The third reason of Christmas, matatagpuan po yan sa Luke chapter 2 verse 10. Nasabi po sa NIV, sa English pa rin, but the angel said to them, do not be afraid.
I bring you good news that will cause great joy for all the people. Sabi po sa Tagalog, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. The third reason is to God, to give God to us a great joy. Sabi nga, will cause great joy to all people. Ang sabi po sa Tagalog ng malaking kagalakan, yung nga po, malaking kagalakan, great joy. The reason of Christmas is to have a great joy through Jesus' salvation. Biro mo yun, dapat ikaw at ako'y mapapahamak, mapupunta sa impyerno, mapaparusahan. Pero isinilang si Jesus Christ, isinilang si Kristo upang ikaw at ako ay kanyang bigyan ng malaking kagalakan. Great joy through Jesus' salvation. Sino po ang mamamangha sa atin sa ginawang pagliligtas ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat pero naging karapat-dapat tayo dahil kay Jesus? That is the third reason of Christmas. And the fourth reason of Christmas, matatagpuan po yan sa Galatians chapter 4, verse 4 to 5. Ang sabi po dyan sa wikang English, but when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Ang sabi po sa wikang Tagalog, ngunit nang sumapit ang takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may bibilang sa mga anak ng Diyos. To redeem, upang palayain. That is the fourth reason of Christmas. Huwag po nating kakalimutan yan. The first reason is to save you and me. The second reason, to restore our broken relationship to God. And the third reason, to have a great joy through Jesus' salvation. And the fourth is to redeem us that we might receive adoption to sonship. The reason of Christmas is to redeem the people from slavery of sins, upang tubusin ka, palayain ka sa umaalipin na kasalanan sa iyo. Hindi lamang yon, and be adopted as sons and daughters of God. Biro mo, inampun tayo ng Diyos. Dati anak tayo ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Pero niredeem tayo, tinubos tayo upang tayo ay maligtas at magbalik sa Diyos. That is the fourth reason of Christmas, is to redeem His people. And the last reason of Christmas, Romans 6:23. Alam na alam po ito ng iba, kabisado pa, memorize pa. Ang sabi po, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang sabi po sa Tagalog, sapatkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So the reason of Christmas is to have eternal life in the Lord Jesus. Eternal life, it is a gift of God. That is the fifth reason of Christmas, to have eternal life in the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Napakaganda po pala ng dahilan kung bakit may Pasko. Kapatid, kaibigan,
Ang limang dahilan na ito'y naging makatotohanan na ba sa iyong buhay? Kung hindi pa, lumapit ka sa Diyos. Manumbalik ka sa Diyos. Ang sabi ng salita ng Diyos, repent, for the kingdom of God is at hand. Magsisikat taligdan mo ang iyong kasalanan. Repent means magsisikat taligdan mo ang iyong kasalanan at sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. That is the real reason of Christmas. Nawa po sa ating pagdiriwang ng Christmas o ng Pasko sa December 25 ay maging makabuluhan. Hindi lamang paghahanda, hindi lamang bagong damit, hindi lamang pagkain nating pagsasalu-saluan. Kami po ay tuwing Christmas, kinakantaan namin ng Happy Birthday si Jesus. Kinakanta namin, Happy Birthday Jesus, habang nasa harapan kami ng handa at pinapasalamatan namin siya dahil regalo siya ng Diyos sa atin upang tayo maligtas, mapalaya sa kasalanan, magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos, maging righteous sa kanyang harapan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda po, no? Sino pa bang tao na tatanggi sa alok ng Diyos? Kapatid, kaibigan, kung ang the reason of Christmas hindi pa malinaw sa iyo, ito yung mga talatang kailangan mong pagbulay-bulayan. Kailangan mong basahin. Kailangan mong ulit-ulitin hanggang maging ganap sa iyo at magmanifest sa iyo na the reason of Christmas is for you and for me. Meron mga kanta yun eh. For you and for me. Yun yata yung kanta nung inawit natin last Sunday, yung Christmas in our hearts. So, I suggest sa pagdiriwang nyo ng Pasko, awitan ninyo ang Panginoong Jesus ng Happy Birthday. Awitin yung ganito, Happy Birthday Jesus. Magbasa kayo ng talata patungkol sa kanyang pagsilang. At yung handa ninyo, yun ang handa ninyo para sa kanya. Ang regalo ninyo ay yung magkaroon kayo ng personal relationship sa ating Diyos na buhay. Hindi po ba magandang regalo natin yun sa ating Panginoong Jesus nitong darating na Pasko? Kung wala ka pang personal na relationship kay Jesus, hinahamon kita, kaibigan. Isuko mo ang buhay mo. Iregalo mo ang buhay mo sa ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, binigyan niya ang karapatang maging anak ng Diyos. Opo, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Yun lamang nanalig at tumanggap sa kanya. For those who believe and receive Jesus, yun lamang po ang binigyan karapatan maging anak ng Diyos. Kung ikaw ay hindi pa totoong sumampalataya sa Panginoon Jesus, hanggang ngayon ay hindi pa nagmamanifest sa iyo ang tunay na dahilan ng Christmas at natatakot ka hanggang ngayon na pag ikay namatay, hindi ka sigurado kung saan ka pupunta. Nyanya kitang manalangin ng panalangin kaligtasan. Natatanggapin mo si Jesus bilang iyong tagapagligtas. Gusto mo ba yon? Kung gusto mo yon, ulitin mo lang ang aking panalangin ng pagtanggap sa Panginoon Jesus. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa Panginoong Jesus. Tinubos ako sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako'y nagkasala. Humingi po kong tawad sa lahat ng aking pagkakasala. Patawarin po ninyo ako, Panginoon Jesus, sa lahat ng aking nagawang kasalanan, maliit man o malaki. Sinadya man o hindi. Marami pong salamat dahil ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapatawan. Ikaw ang Diyos ng pag-ibig, Diyos na mapagpatawad. Tulungan mo po ako. Patawarin mo po ako. Sumasampalataya po ako kay Jesus. Siya ay
isinilang, nabuhay, ibinigay ang buhay, namatay sa krus ng Kalbaryo pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay ng mabuhay. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Sus, manahan ka sa buhay ko bilang aking tagapagligtas. Marami pong salamat. Pinupuri kita, pinapasalamat ang Panginoong Sus. Sa iyong pangalan, Amen. Kung pinanalangin mo yung kapatid, welcome to the family of God. Kapamilya ka namin ngayon dahil tinanggap mo na si Jesus bilang iyong sariling tagapagligtas. Kung merong ang kasama habang nanonood ka, sabihin mo, tinanggap mo ang Panginoong Jesus upang yan ay matandahan. Yan ang spiritual birthday mo. Yun ang pa-birthday mo kay Jesus. Tayo naman po tumanggap na patuloy nating ilaan ang ating buhay sa Panginoong Jesus. Patuloy nating payabungin ang ating relationship sa Kanya. Dahil yun pala ang isa sa mga dahilan kung bakit merong Christmas to restore our broken relationship to God. Tayo po ngayon ay magwawakas sa panalangin. Kanina, panalangin pagtanggap ng kaligtasan sa mga hindi pa tumatanggap. Ngayon naman po panalangin para sa kabuuan ng mensahe ninyo. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa iyong mga salita. Nagpapaalala sa amin the real reason of Christmas. Help us to manifest in our life, even to our family and loved ones. Help them, O God, sa mga hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas. Dinadalangin po namin sila, Panginoon Diyos. Ito may mahal namin sa buhay, kasama sa bahay, kaibigan, classmate, kasama sa trabaho, kapitbahay, Lord, we pray, walk into their lives, O God, na sa darating na Kapaskuhan ng pagdiriwang Panginoon Diyos, mag-manifest ka sa kanila, magpakilala ka kung sino ka talaga sa kanilang buhay, kung anong totoong reason ng Christmas, ipahayag mo po sa dinadalangin namin sila, O Diyos. Kausapin mo sila. In Jesus' name we pray. Amen. At amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon Diyos. Purihin ng Panginoon Diyos.